Ủa, đừng có. Này này. Kaibigan, meron na naman lakad ang Cobra Team, si Ray Bentan, sa Lucena. Kukumbayin tayo para mapabilis yung pagkuha niya ng mga Cobra sa lugar nila at pabalitang mga King Cobra na kumakalat sa Lucena. Isa pong hobby si Ray Bentan at marami rin tayong matututunan, exchange know-how kay Ray Bentan. Abangan niyo po. Hindi ka muna ng kaya at bago kang lumaki. Mga kaibigan, nandito na kami sa Lucena. Dito sa pick-up point namin, inaantay namin yung susundo sa amin. Ano lang tayo, dire-direto lang tayo mamaya. Hello, Brad. Nandito na kami ni bro, sinundo na kami. Pupunta kami sa place niya. Nagkita uli kami. Medyo matagal kami hindi nagkita. Last nakita namin, parang 2009. Yeah. Sa Ragay. Mga kaibigan, nandito na tayo sa place to be. Nakita nyo po yung mga collection ng ating bro, ating katreskill yun. Ito po ang kanyang stone. Ayan po, maganda po, ito yung mga pagtanggap sa atin. Kasama natin ang buong grupo ng Cobra Team. Nandito po tayo sa isang lugar sa Lucena. Nakikita ninyo, napaka-presto. Napaka-presto po. Hello mga kaibigan. Pagkatapos po natin kumain, prepare po sa atin ang ating Brad ko at Treskillion ko. Pag-follow po ang kanyang YouTube channel. Ito po yung Nocery Creepy Zone po. I-build up po natin ang ating ka-Brad. Siya po ay may mga content na napakagaganda. Kung kayo po ay taga Lucena at natatakot sa ahas, pinasok kayo ng ahas sa inyong mga bahay, pwede nyo rin siyang i-contact para i-rescue yung mga ahas na makamandag para siya na po ang bahala na kumuha o mag-rescue ng mga ahas yun at siya na rin ang mag-release. Professional snake handler din po siya, kagaya natin. Ito po. Oh, ito na bro, papakilala ko sa inyo si Ray Bentan. Hello. Siya po eh Brad, Treskillion po siya. Matagal ko na po siyang kakilala. Nag-hunt kami dati sa Ragay, Camarines Sur. Bale, ang ginagawa namin doon, sa safekeeping namin yung mga venomous snakes para hindi po makakagat. Isa po siya sa mga kasama ko ron. Since anong 19 ngayon bro? 2008. Pero niya, 2008 pa. Kasama kami ni Idol ko yun eh. Batong bata pa huto. Saragay kami uling nag-hunt. Ayan, ito po, successful ito sa kanyang mga breeding. Ayan po, at sinusuportahan siya ng kanyang father, si Brad. Ayan, ang father niya. Very supportive po. Huwag yung kalimutan yung ano niya ha, yung YouTube channel niya. Pakilam po, pakipollow nyo. Pasubscribe na lang po. Pasubscribe po. Kagaya ng pagtulong nyo rin sa amin, isa rin po siya sa mga kaibigan natin. No, sir, creepy zone po. Thank you. Thank you very much po. Mga kaibigan, nagkakainan na sila. Nakita mo? Ganito tayo tinanggap ng ating Brad. Nakita nyo, nanda sa atin. Yan po mga inanda sa atin, ng ating kaibigan. Siya pa mismo nagsaserve. Ayan, Brad. Paapuyin mo sa kamo sa tawag. Si Totoy. Paapuyin mo lang, Toy. Ako mag... Cobra Prince, si Bakal. Rabbit ako yan? Rabbit yan, rabbit. Oh, rabbit daw po yan, rabbit.
rabbit. Wow. Hindi na makatikim ng rabbit. Hindi na makatikim ng rabbit. Mo kayo, maganda sa katawan yan. Yung teenager ako, nakatikim ng rabbit. Pag-ibig na yan. Hindi na maan ako sana. Ngayon, binakain na pala rabbit. Ayos yan. Parang manok, masasarap ako. Sarap. Rabbit. Naka muna. Naka muna. Naka muna. Kakain lang kami. Trabaho mo, cameraman, di ba? Tubig lang. Bet, oh. Rabbit, oh. Bet. Iyan, set tayo, no? Kaya kaya dito. Na kung saan makakabili ng rabbit sa Lucena. Ayan, kain. Kain. Sandok, ha? Kain, sandok, ha? Bilhin mo yan kung saan mga... Pang kanin daw, may kanin pa, sige. Ang rabbit, kung gusto mo na rabbit na pang kata. Kaso pwede ba yung saan nila? Pwede. Makatay na naman yan. Pangkatay naman talaga rabbit eh. Papalitan na nga yung baboy eh. Rabbit na? Rabbit na lang papalit. Tayo tayo na sa Manila, sa Bulacan. Mahal naman yung rabbit. Hindi ito, yung production ngayon pinaparami na nila para bumagsak na yung presyo. Tama lamang ang hanghang ito. Sarap po ng rabbit. Grabe. Ngayon lang ako nakatingin ng ganitong luto. For the first time. Yung anghang niya, hindi masyado umanghang. Diba? Tingnan yung bata, oh. Pero ang ganda, mild na mild lang ang tama. Pati yung pagkakaluto. Halata naman, tingnan nyo. Bagay. Bagay. Ito yung feeling na namin. Lang parang ginaanan ng bagyo. Ganyan ko yan. Kumusta yung rabbit? Baldero. Ayan po. Ayan o. Galing yan guys. Yung rabbit. Ayan yung rabbit. Dalawa yan. Lichon rabbit. Rabbit chon. Ang tawag niya kaya? Rabbit chon. Yo, rabbit chon. Kumusta ang ano, kain mo? Yung mga galaw. Lagi mo nakain. Kamay ko nga bumabang din rin eh. Naalala ko tuloy misis ko eh. Pagka nakakain ako masarap eh. Talagang gusto ko lah. Natitikman din kayo, natitikman ko eh. Kaya mo. Magkakaroon tayong daga mamaya. Okay, ako bet. So yun, nagbibenta nga sila ng rabbit mga tol, no? Sa mga gusto makatikim dyan. At yung isang pirasong rabbit mga tol, nasa 2 kilo yon mga tol. So ang 1 kilong rabbit ay nasa 450 mga tol. So 900 pesos nyo mga tol. Sulit na sa isang rabbit at sulit na ang kain nyo mga tol. Yan. Sarap na rabbit. Musta rabbit? Muna pa rin ko siguro. Okay naman. Champion. Ano masasabi mo sa rabbit? Walang Torres terror? Wala. Wala. Wala high blood. Kuya sinon? Kamusta ang rabbit? Ayos lang. Suwabe. Suwabe. Rabbit ba yun? Sarap, grabe. Good. Parang umain na ka ng lechon. Parang cobra. Ay. Hala! Nakatikim ka ng cobra? Hindi masarap yun. Mas masarap ba yung rabbit? Masarap yung rabbit kaya sa cobra. Hala! Tapos na po tayong kumain. Oras na! Para puntahan natin yung sinasabi ni Bro Raven. Napugad ng mga cobra. Tara na! Let's go! Wala kang sombrero. Ang tigas ng ulo. Ako? Oh, sumo ko dito yung lumampot na pinagbabawal na teknik.
dito na tayo sa area. Napansin nyo naman. Dito daw sa area na to, ay ikwento mo nga kaw, ano nangyari? Nung nakaraan kasi, may nagtatakbo dun sa amin. Mayroon nga daw kambing na naabutan nila, ay kagat-kagat nga ng kobra. So, nung pinuntahan ko, nadampot ko naman siya. Kaya lang, di inirelease ko na lang sa malayo. Ngayon, ang ginawa nung ano, ngayon pagbalik natin, ginawa nung may-ari, tinabasan nila. Tinabas nila yung mga ano kasi natatakot na sila. Kaya, ito nga, in-invite ko sina Cobra King, tsaka si Cobra Prince, ang mga tropa, para tulungan. Susuyo din na namin. Kasi may mga tao din dito, ilalayo lang namin sa mas safety. Hindi ko kayang solo lang, talagang kailangan ko yung mga idol ko. So, narinig niyo yung istorya ni Bro Raven. Dito kasi, may mga possibility gaya ng ganitong klaseng lugar, kaya kawayanan. Usually, yung mga nakukuha namin pagkakawayanan, mga large na species ng naha. Ngayon, kung mapapansin niyo po yan, nipahan, pwede rin dyan magtago ang king kasi meron siya source of water. Ayun. So, ngayon, ang gagawin natin, kasama ang Cobra Team, si Bro Raven, i-mapping natin to. Baka makakuha tayo ng mga dalawa, tatlong cobra. Hindi mas maganda, mabawasan natin. At least, nabawasan. Hindi naman kasi agad-agad natin mauubos ang mga cobra. Una-una, magagaling sila magtago at saka escape artist sila. O, tara, samahan nyo kami. Ano, mga... Bakal talaga. Ang kameraman ko naman, kailangan mo pa nito. Saan dyan? Ganito po yan. Bumukod kaming dalawa ni Bro at nakita po namin ang mga pinagbalatan na ito. Nakita nyo po, ito po ito pinagbalatan ng cobra. At sariwan-sariwa pa po ang aroma. Ang ibig sabihin, kakabalat lang, kaya lang bad seed siya. Oh, meron pa pala. Ay, hindi. Wala. Hindi na makita. Noon. Ito po. Ayan po. Kaya inuukay namin kasi mga possible na naandyan yan. Kabutat. Sige po. Ah. Kaya namin dapat hulihin ang cobra na yan. Una po, kahit po nasa natural habitat niya, marami na pong tao rito sa paligid na malapit dito sila nagsusuga ng baka. Mayroon ang nagmamanok. Mamaya, makikita ninyo sa daanan. So, delikado na po, unang-una sa tao. Pangalawa, yung ahas din, either anim o snake o tao, ang delikado. Alalahanin natin na ang cobra, pag nangitlog, marami. Lalo na pag nangitlog siya dyan. Lalong delikado, kasi yung maliliit, mas delikado kaysa sa malalaki. Pero halos pareho lang ang effect ng venom niyan. Bro, pahinga ka muna ng konti. Ayun na eh, malapit na. Ang lolo nyo eh, hindi masyado sa hukay yan. Kakapaan lang. Kapangkapaan. Wala na. Wala. Wala ng butas. Butas na. Ibig sabihin, butas-butasan lang yun. Hindi talaga yun naka... Ano, kamali ako sa pagkarkula, guys.
Butas lang pala yun na hindi masyadong malalim. Kaya pala putol-putol yung ano, hindi buo bad shed. Kasi dumaan lang dito yung cobra na yun. Hanap tayo uli ng ano, ng ibang butas. Ito. May napansin tayo rito, maginis ang dalo yan, mukhang wala rin ng hole. Subukan natin ito. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Malapit lang yan. Subukan nyo. Pinagkalatan dito. Ayun. Saan? Ayun ang parang sinisingas eh. Ayun o. Yung kanina. Bridges yan? Hindi. Dekan o. Pero bad shed na naman. Dumaan lang siguro siya. Okay. Medyo malaki-laki na to. Huh? Pero actually, hindi ganito kalaki to. Nag-expand lang to para maalis siya sa katawan. Huh? Mahal siya kasi to eh. Parang king cobra yata eh. Meron pa dyan. Ito pa. Meron pa rin. Meron pa. Ito may ulo. Ito pa isa oh. Putol-putol naman eh. Baka kadugsong nung kanina yun. Oo, kadugsong nga eh. Ayan pa oh. Ito mga pinagbalatan to. Sige. Pagkain nyo na. Ito po, pinagbalatan eh. Ito yung balatan. Ano nga, nasa loob oh. Ba't kaya siguro pa, bakit kaya nagiging budget yung ano nila? Kasi ganun nila. Slide mo nga sa camera pa. Para malaman din nila. Bakit nagkakaroon ng budget? Explain ko lang mga pare. Bakit putol-putol ang shedding ng ahas? Una ho, unhealthy. Hindi siya healthy. Kaya siya nagkakaroon ng bad shedding. Pangalawa, baka may sakit. Kaya nga ho, delikadong kakainin ng mga ahas. Halimbawa, nahuli nyo, tapos kakainin, lulutuin. Kasi sa wild, hindi natin alam kung saan sila gumagapang. Hindi natin alam kung anong kinain nila. At hindi natin alam kung may sakit sila o wala. So, pag nahuli natin sila, tapos kakainin nyo, yung bakteriya nila sa katawan, makakain natin, mabubuhay yung sa loob ng katawan natin. Kaya tayo nagkakasakit ng kung ano-ano. Yung mga exotic animals, hindi nyo dapat kinakain. Uy, ginagalaw pa. Okay. Ito o. Ano yung nakukain na yan? Hindi ka nga. Katang? Katang ba yan? Hindi, walang katang dito. Ah, wala. Kado kang nervioso. Katanghan. Uy, meron na daw doon. Saan, saan? Ayun, 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 ayun. Lalabas. Lalabas, lalabas. Saan, saan? Ayun ang mulo. Makay. Gige, gige. Ikaw, nawala, nawala. Hukay, hukay, hukay. Hukayan nyo na din sa kabila. Ayun, 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 ayun. Lalagyan, lalagyan. Uy.
Uli. Sabag, sabag. Pagat, pagat. Oh, laki. Info, info. Marita. Ay. Ah, dalawa, dalawa. San, 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 san. Kain nyo. Ito. Lumubog. Diyan, okayin ko na. Ano, medyo magluluto na yung mga gara. Lati. Butas. Butas, tapos mo, ano. Ito, oh. Matigas, ha? Shortcutin nyo na dito. Bakit? Ito. Babaya na uli. Meron pa? Isa-isa. Nakita ko yung taliskis lumubog, palubog. So bigla kayo na puno dito ah. Kanina dadalawa lang yun ah. Biglang dumami mga tol. Ayan, nagkahiwa-hiwalay kasi kami kanina mga tol. Wait! Itong kabi nyo na kaya yung puno? Hindi mo makaiga yan. Banda dyan, banda. Ayusin muna. Tama po nga. Hmm. Uy, napakita mo yung puwit nito. Mga kaibigan, may sumi nga rito. Oh. Tama ah. Oh. Oh. Pag may sumising ah. Meron na yan. Kailangan natin hukayin. Siguro dito. Pinisi mo, pre. Pinisi mo. Dito. Wala nga. Dito yan. Ito isod. Yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan, nakita niyo yan. Nakita niyo yan. Ha? Ang problema, yung snake hook namin na naiwan sa bahay. Nakamadali. So, ang gagawin natin, budukutin na lang natin. Paano dudukutin? Ganun ito, guys. Papakita ko sa inyo, guys, kung paano ko kukunin yan ng maingat. Oh, yan, oh. Ano? Mahingit siya, diba? Ay, galit. Nakarady siya. Nakarady siya. Ngayon, galit siya ng butas. Galit na galit, oh. Dudura. Dudura pa. Uy! Ika nyo? Ang lapis ba yung ano, camera para makita nila yung nag-spit yung cobra? Oo. Oh. Nag-spit yung cobra, di ba? Opo. Gabi. Mga tayo maduraan sa mata. Okay. Mahirap kasing kunin siya ngayon guys. Kaya kailangan natin makuha yung dulo ng bagpot. Ganito po ang pagkuha between the jaw, ha, between the jaw. Pagkatapos ipin down nyo lang siya with a relaxed motion, kumuha lang at siya pakagatin siya
Yan. Lahat ng juice niya papasok ngayon sa clot. Hawakan yan. Pagkatapos, malanggam. Hawakan niyo siya mabuti. Sa ulo. Ayan. Pag hawak niyo sa ulo, between the jaw ulit. Balik yan. Ayan. Ayan. Kailangan po, samahan natin ng ingat. Ayan. Pag natapos na yan, hawak nyo na yan dyan. Ayan, buo na yan. Saka yan, papasok sa loob. Iwasan yung dumikit yung parte ng kamay niya sa sako. Minsan kasi kumakagat yan eh, kahit nasa sako o nasa katsa. Huwag pala kayong gagamit ng sako, guys. Nabubutas niya ang sako. Oh, so, nakita ninyo. Dalawang nakuha natin cobra. Yung isang cobra, nakuha ni bro. Yung isang cobra, nakuha ko. Salamat sa inyo mga idol. Medyo makakampante na yung mga tao dito. Okay. Medyo nabawasan. So, susunod din. Thank you. So, bago namin na iwan ng lugar, kailangan makasiguro tayo kasi minsan nagtatatlo, nag-aapat, minsan nagkakaroon ng colony sa loob ng ugat ng halaman o ng puno. So, yan dito ang cobra team para i-clear yung area. Okay. Clear the area. Toy. Babaw. Well, mga kaibigan, natapos na rin natin, nakakuha tayo ng dalawa. Kulang ang oras natin para masuyod natin ang ganitong klaseng lugar kung makikita nyo. Napakagandang lugar para sa lahat ng klase ng snakes dito. So babalik na lang tayo pag meron tayong panahon ulit. Nakarating tayo rito sa tulong ng ating kaibigan. Lucena City, Mayo Crossing. Tumadami. Nabawasan naman. Ayos na. Okay. Meron, dalawa. Naka-video na. Okay na. Mga kaibigan, pinag-ihaw tayo ng special rabbit. Ano nyo? Sarap yan. Ayan yung merienda natin ngayon. Boto, atay. Sarap. Rabbit? Rabbit. Tapos atay ng rabbit. Sarap yan. Okay mga. Guys, atay ng rabbit. Sarap. Bali ngayon lang ako nakatikim ng rabbit, guys. Dati naawa ako sa rabbit. Ngayon, sasarapan na ako sa rabbit. Naawa ka ngayon, di na. Sarap pa lang ng rabbit. Hindi na. Hira kayo. Toy dahon.
Yung mga rabbit na to, hindi to pang alaga. Ito talaga yung pang katay. Uy, hapin, hapin na. Alagaan mo muna, bago ka tayo. Papawin na rin. Uwi na kami. Lusay na. Going to San Pablo ulit. Tara. Sa picture muna tayo. Picture.